Ito ang nakakagulat, umaaray na ang sambayan ng Pilipino sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado. Tanong tuloy na marami sa ating mga kababayan, nasaan na pinangakong 20 pesos per kilo ng bigas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. noong kampanyahan. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, inamin ni National Irrigation Administration or NIA ang Acting Chief Eduardo Guillen na mayroon ngang korupsyon sa ahensya ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa Irrigation Project. Sa investigasyon ay tinanong ni Guillen si Senator Rafi Tulfo hinggil sa iniungkat na katiwalian sa NEA na pag-alaman din na investigasyon na bilyong-bilyong pondo ang naibulsa at inihinging ng taon-taon ng ahensya para sa proyektong imi-maintain sana, subalit ang daan-daan ng mga ito ay nagkatiwangwang pa rin hanggang sa ngayon. Bago pa ito inamin ni Guillen na may naantalang NEA projects kabilang na ang Balog-Balog Dam sa toilet lock na sinimulan pa sa termino ng dating Pangulong Corazon Aquino. Matapos nga lumabas ang balitang ito, ay umani agad ng samot-sari comment at reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hineng at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, grabe ang nangyari sa Pilipinas, itong ibang mga nakaupo sa gobyerno, mas sarili, di baling maghirap ang karamihan basta silang busog na buwaya. Salamat Sir Rafi at napansin nyo ang bagay na ito. Sana po masolve itong problema sa tulong nyo Sir Rafi. Nakakainit talaga ng ulo pag mapapamura ka talaga. Tapos sasabihin ng ibang tao nasa ng 20 pesos per kilo na bigas. Paano maipatupad ito? E ganito ang nangyayari. Napakaraming kurakot. Go 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 Senator Rafi. God bless. Dapat talaga ibaba ang presyo ng mga bilihin lalo na sa bigas at mga fertilizer o binhi na mga kailangan para sa mga magsasakang Pilipino. Dapat meron talagang gobyerno na maayos at matino para walang makurakot sa at lahat sana ng budget para sa mga project na isasagawa at dapat lang na magawa at matapos na. Idol Rafi Tulfo, maraming salamat sa mga ginawa mong pagtuklas sa mga nangungurakot sa kaba ng bayan. Kawawa naman kaming mahihirap na isang kahig isang tuka, lahat ng bilihin sobrang taas ng mga presyo. Maraming salamat Sir Senator Rafi Tulfo, mabuti na lang andyan ka na tumutulong sa mahihirap. Maraming salamat po Sir Rafi Tulfo dahil may pakialam kayo sa aming mga mahihirap. Idol po talaga kita, Idol Rafi, dahil lahat ng lumalapit sa iyo, taos puso kang tumutulong sa amin. Sana po ay susunod na eleksyon, tumabo ka bilang presidente para po maging maunlad na yung Pinas. Kasi kung patuloy pa itong iba yung magiging presidente, tuloy pa rin ang pangungurakot nila sa aming mga mahihirap. God bless po Senator Tulfo, sana po magawa ninyo ng paraan ang pagtaas ng bigas sa ating bansa. Marami na pong mga tao ang nahihirapan dahil po sa mga angkat at pagtaas ng bigas. Sana po kahit manglang iyang ibaba dahil po lalo tayong maghihirap dahil sa mga taong namumuno, maraming naiipit dahil sa bulok na sistema ng mga namumuno. Unang-una po ang aming pasasalamat sa Panginoon dahil ikaw, Senator Rafi Tulfo, ang ginamit ng Panginoon para sa taong bayan na mahihirap. Nakita po ng Diyos ang puso nyo, walang kinatatakutan, basta nasa katwiran, matapang ipaglalaban ang kabutihan. Salamat po sa pamilyang Tulfo dahil po sa inyo, asahan namin na baba muli ang presyo ng bigas sa lahat ng bilihin. God bless us all. End quote. Dalawa po talagang phases yan. The phase one that was implemented from 1999 to 2012 with a budget of 2.362 billion and servicing an area of about supposed to be 12,475 hectares. So, tapos na po. Nasa background, yun ang Balog-Balog? Yun ba yun? Parang iba yan. Iba na to. Ah, ito na ba yung Balog-Balog? Ito na nga po, sir. Yun yung ito sir, yung phase 1 na sinasabi. Which one? Alam dito, itong may picture. Yes sir.
So, ito po yung service area niya, yung kulay green, no? And then yung phase 2 po, ginawa po ito noong 2013 because during the time na itong phase 1 cannot really service yung 12,475 hectares dahil po pagka tag-init, nauubusan po ng, hindi niya ma-service ang lahat. They came up with a study to come up with the high dam. Ito na nga po yung phase 2. So, supposed to be it started ang, noong 2013 pero marami po kasing mga umayaw dito ng babatikos dahil mga ang gusto po nila series of dams. But then, experts said that pinakamaganda at pinaka-beneficial sa lahat po ay yung high dam. So, itong phase 2, nai-award po sa ITB Guangxi before my time. Pero hindi nga po makapag-umpisa dahil po ang daming hinaharang. But when I took over as the administrator in 2017, I worked it out na magawa na ito kasi po matagal na. Okay, General Makasingit. Yes, sir. So, sabi niyo maraming humaharang. So, for so many years, maraming humaharang at hindi niyo po nagawa ng paraan o ng NIA na para kung sino man yung humaharang na yon ay makausap kung kinarang kausapin o mabigyan ng solusyon yung ginagawa nilang pagkaharang. Yes, sir. Kasi panahon pa ni dating Presidente Cory Aquino yung Presenyo Project and up to now, hindi pa matapos-tapos. Just imagine, so how many years na po yan? Yes, sir. And mind you, inabandonan po yan. Pumunta po yung staff ko doon, abandonado na po yan at marami pong nag-witness mga pumunta rito na mga katutubo at sinabing abandonado na po. And yet, ito pong nakakahiya, sir, although this is no longer your time, yes, sir. Humingi pa po ng pang-maintenance. Inabandona na nga, bulok na nga, and yet, tumatanggap every year para sa maintenance ng isang bulok na proyekto. And we were informed noong last hearing by Engineer Gillen na bigyan ng isang pagkakataon for another billions and billions of pesos matatapos na by 2027. Yes, sir. Sir, so, actually po, sir, yung phase 2 ay ang marami na rin po na-accomplish doon. Ang hindi po lang sorry po, General, wala po na-accomplish doon. Inabandona na po. Abandonado na po talaga, yung, sir. General. Yung ano po, sir, yung high dam at saka yung diversion. Sorry po, abandonado po talaga. We were there. Yes, sir. My people went there. And then, nandito po yung mga katutubo. At sabi nila, wala na po silang pakinabang doon. Abandonado na. No, nothing. Okay? And then, sabi nga po ng engineer na kung bigyan sila ng pagkakataon at matatapos yung project by 2027, pero kailangan bubuhos ulit ng billions and billions of pesos. Yun po yun. So, ibig sabihin, yung project na Balog-Balog Phase 2, wala nang pag-asa, pero bubuhayin po ni Engineer Gillen pag pupunduhan natin ng another billions and billions of pesos. Yun po yun eh. Now, wag na natin pag-usapan yung part Phase 2 kasi po, wala na talaga yun. May picture man po. Pictures don't lie. Okay? Sa Phase 1 na lang po tayo. Wala pong phase 1. Yung pinapikita niyo picture, wala po yan. Hindi ko alam kung saan yan. Yung binigay niyo po sa aming address nung last meeting natin, Matatalaib, Tarlac. Tama. We went there with my staff. Wala pong irrigation project sa Matatalaib, Tarlac. Meron po ibang irrigation project doon, yung Tarlac RIS. Pero hindi rin po yung Balog-Balog. Marami nagsasabi doon na nakausap ng staff ko, wala rin silang alam na Balog-Balog phase 1. Mr. Chair, Honorable Senator, ang in-explain po nila... Ay, sir. Yes, I'm sorry. Gusto ko lang pong liwanagin, sir. Ang ina-explain po nila, sir, ganito po kasi yan. Yung phase 1, doon po sila nag-construct ng diversion dam. Ito po yung Tasmodis. Pwede pakita natin yung pictures. At saka yan po, ay totoo pong may mga naserbisyon na po. Nandito rin po yung mga farmer leaders po ngayon na nakikinabang doon sa phase 1. Pwede po natin sinabi. So are you saying, yung pinapakita niyo picture ngayon, yung dam, yan po yung Balog-Balog phase 1? Phase 1 itong Tarlac diversion yan dam? Po yung phase 1. Yan po yung phase 1. Yes. Pwede po ba ipakita niyo sa akin yung POW niyan? Yung projects of work, I need to see that. Sa next hearing, can you present us the projects of work? Yes, sir. Very good. Yes, and then, andito rin po yung mga farmer leaders po na nakikinabang na po ngayon dyan. Pwede rin yung po silang... Okay lang po yun. Very good. Kung nakikinabang. Ang gusto ko po yung POW. Yes. That's very important to us. Ang, and I must add po, ang sinasabi po nila, itong phase 1 po kasi na yan. Kasi, Mr. Chair, doon sa POW, makikita natin yung klase ng proyekto ng pagkagawa, kung yan po ba'y kumukonek doon sa phase 2. Yun na po. Go ahead po, continue, sir. Yung phase 2 po kasi, sir, ito na yung magtatayo sila ng high dam. Gusto ko lang pong ipaliwanag, sir, dalawang klase kasi yung dam na yan. Itong isang ito is a diversion dam. Ito lamang po yung itinaas nila yung para maitaas yung tubig para pumasok po sa kanal. Pero ang diversion dam po kasi is hindi po siya reservoir type. Wala po siyang maipon na tubig. Kaya po, nagplano po sila na magtayo ng high dam. Ito na po yung reservoir type para po maipon nila yung tubig pagkatag-ulan. And then, madagdagan po yung tubig na mai-service nila sa area
pag mag-release po sila. Pero itakas okay din po ng... Okay, Mr. Chair. Engineer, I'm not an engineer. I'm not an expert like you pagdating sa mga dam. Ang akin lamang tinutumbo ko rito, yung completion of the project. Kung nandun ba yung project, kung natapos ba yung project, at paano ginawa yung project, kung tama ba yung paggamit sa budget. Yun lang po pag-usapan sa mga construction, sa mga pagdaloy ng tubig, etc., etc. Wala akong masyadong alam dyan. Gets mo? So, gusto ko lang malaman kung talagang na-implement yung project properly at nagamit ng tama yung pera. So, sabi mo, yan yung phase 1. Okay. Kailangan ko ng POW, sunod na hearing, you will show that to us. Tama? Yes po, sir. And then, again, pwede nyo itanong yung mga then, farmers. Okay na yun. Sa POW na tayo magkakatalo. Dago lang, sir. Yes. UMIRIPD-C-1. Unfinished slice tower that will be reprogrammed for other years since 20% variation already met. Assessment, poor design resulting to untimely damage of the dam. Ibig sabihin, damage na yung dam. Because of poor planning, therefore, wastage of government money, gross negligence in engineering aspect, poor engineering judgment, incorrect design. Now, ang tanong ko po, kay Engineer Cesar Sulaik, kay Engineer Guilen, bakit po meron tayong napakaraming ganitong klaseng proyekto? 500 po. Ayon po doon sa mga nakausap namin, almost 500 na mga proyekto ay ganito. Yun po yung mga napuntahan pa lamang at na-discovery. Who knows, baka 1,000 na. Ilan ba ang proyekto? Ilan ba ang, tanong ko na po muna, Engineer Guilen, ilan po ang, even before your time, ilan po ba yung irrigation project ng NIA scattered all over the country? 1,000? 2,000? Mr. Chair, meron kayong listahan? Meron po kami listahan, sir. I-provide po namin. Yes. Kasi, kaya ko tinanong yan, Mr. Chair, dahil marami doon hinihingan, kumukubra sila para sa maintenance, and yet, hindi naman nila mini-maintain. Napakaraming ganong klase mga proyekto, Mr. Chair. So, that's why I need a list of those projects, lahat ng projects ninyo, para malaman ko, mapupuntahan ko, kung kinakailangan, mag-hire ako ng sarili kong tao, mag-hire ako ng mga private detectives, even if I'll spend millions. Ang kapalit naman yan, eh, may mga makukulong, magkaroon ng hustisya ang taong bayan. Lalo pa ngayon, Mr. Chair, nagre-reklamo na ang taong bayan dahil nagsimahala na yung presyo ng bigas. Mahal, mataas ang presyo ng bigas. Marami mga kababayan natin naghihikahos, hindi na nakabili ng bigas, hindi na nakain ng kanin dahil nga sa mahal na presyo ng bigas. Ang dahilan, yung mga farmers natin hindi nakapag-produce ng maayos na ani. Why? Irigasyon. Why? Kinurakot yung pera para sana pagpatayo sa mga irigasyon. At sino ang kawawa rito? Una, mga farmers. Pangalawa, taong bayan. That's the reason we're here, para imbestigahan po ito, para matapos itong problema ito, managot ang dapat managot, and then ayusin yung problema, and then if necessary, come up with certain laws na para hindi na maulit ito. Now, Engineer Guilen, bakit nangyari ito mga ganito? Ano pong sa palagay ninyo? Siguro yung sinight ni Senator Tulfo directly attributing the name of Engineer Sulaik, will also give him a chance to, yes, in the interest of fairness, to respond. Mga tatlong project yung sinight yung pangalan niyo eh. Mr. Chair, siguro sumagot kayo, and then yung general response would be coming from Engineer Guilen. Mauna si Engineer Sulaik, kasi nabanggit yung pangalan niya ni Senator Tulfo. Okay, umpisa natin, Engineer Sulaik, dito po sa 119,347,000 na project sa Santa Josefa Pump. Ano po yung inyong reaksyon? Mr. Chair, yan pong 119 million na pondo ng Santa Josefa, Mr. Chair, binigay po yan na allocation sa project na yan. But during that time, Mr. Chair, hindi na po ako yung regional director ng Region 13. I was assigned here in central office in 2017. So ang nag-implement po ng yung pondong na yan is the regional director. So sino po siya? Si Dante Ganotesi po. Pwede natin patawag, Mr. Chair? Yeah. Still connected with NIA? Retired na po, Mr. Chair. Patawag pa rin natin, Mr. Chair. Kasi pa, wala siya. He's not here to defend himself. Attorney Kimbo is directed to issue a notice to Dante Ganotesi. Anyway, you'll get the details later. So, director. Chair, pero bakit pangalan niyo po ang nilagay dito ng inspection team ninyo? Hindi ko po alam kung bakit. Kasi ang nangyayari po, Mr. Chair, no, sa bawat visit ng... Anong year po ito? 2019 po yan, sir. 2019? Yes po. 2017, nasa central office na po ako. As what? As what? As a deputy administrator. So you also have direct supervision over that project? Yes, Mr. Chair. Kahit wala ka na doon, ikaw pa rin ang
direct supervisor. Yes sir, but the actual implementation of the project, Mr. Chair, is the regional director. No, Mr. Sulaik, engineer, no. No, tama at si Senator Tolentino. You still have direct supervision over your project manager for this particular project. Tama? Yes. Kaya nga nilagay ang pangalan mo dahil meron ka pa rin say sa proyektong ito. Because of you, na-release yung 119 million pesos na pondo na questionable. Sinasabi nga dito ng inspection team ninyo. Hindi naman torpe o tanga o stupido itong inyong inspection team na ilalagay ang pangalan mo kung talaga hindi, wala ka nang kinalaman dito. Gusto ko lang pong ipaliwanag sa inyo yung Santa Josepa Irrigation Project, Pump Irrigation Project. Ito pong Santa Josepa Irrigation Project, Mr. Chair, Senator Tulpo, ito po ay kinonstruct during the time of the late... No, sir. Huwag niyo po kami paikutin. No, sir. Inamin mo na kanina kay Senator Tolentino, kay Mr. Chair, na you have direct supervision over the construction of this project. May direct supervision ka doon sa project manager. Tama? So bilang direct supervisor, eh kung in the name of command responsibility, may pananagutan ka. Mr. Chair, hindi po ako ang direct nag-i-implement ng yung project na yan. Ako po ay dito lang po na nag-i-evaluate ng accomplishment ng mga natapos ng mga regional director. Hindi po ako involved during the time of the implementation, Mr. Chair. Kaya Mr. Chair, patatawag natin yung tinuturo niyang tao, yung Dante, na sinasabi niya yun ang may kinalaman at naghugas kamay at nagpo-Poncio Pilato itong si Engineer Sulaik. Kasi nga, Mr. Chair, masakit ito eh para sa taong bayan. Gumawa kayo ng proyekto ng bulok. Ibig sabihin, proyekto na hindi pakikinabangan ng taong bayan. Hindi pinakikinabangan ng taong bayan. And yet, kumukubra kayo para sa maintenance ng proyektong yon. Ito po yung nakaka-high blood, Mr. Chair. Gusto ko magmura pero bawal. Ang sarap magmura. Kung nasa labas lang tayo ng Senado, naku, natatad na kita po ng mura or I don't know. Sisingil kayo ng 119 million para sa isang proyekto na hindi nyo naman ginawa. Gumawa kayo ng konti lang and then inabandona nyo and yet sisingil kayo ulit para sa maintenance na isang proyekto na hindi nyo tinapos. Sana ma. Anak ng dagat. Mga anak ng dagat. Mr. Chair. Mr. Chair, yung pong sinasabi po ni Senator Tulpo na operation and maintenance, kung ipa-plus po natin yung GAA po ng NIA, the whole budget of the NIA po ay naka-under po sa operation and maintenance. Yan po ay hindi ko po mapaliwanag sa inyo kung bakit yung budget, the whole budget of the NIA ay under the operation and maintenance. Hindi po, engineer sila, Rick, sila hindi. Bawat project may kanya-kanyang allocation for maintenance and repair. Yes po. Okay? Yes, hindi po, yung sinasabi mo lagom, tapos para sa lahat ng proyekto, hindi. Bawat proyekto naka-specify doon kung para saan, kung magkano naka-allocate for maintenance for that particular project. Mr. Chair, kung papahintulutan lang po ninyo kami, kung pwede po namin ipakita yung aming sinasabing GAA na under the operation and maintenance para makita po ninyo yung talagang GAA po kung ano po ang nakalagay po doon. Sige po. Sige. Okay, Mr. Chair. Mamaya na yan. Pinapahaba mo lang. So dito, ipatatawag namin yung taong itinuturo nyo na may kinalaman sa proyekto, sa ghost project na ito, na wala kang kinalaman. Tama? Tama. So, Mr. Chair, by next hearing, yes. Sana dumating itong... Dante. Si Dante. Okay. So next hearing para... sumagot siya dito sa ibinibintang sa kanya na siya ang may kinalaman dito sa ghost project na ito at hindi itong si Engineer Sulaik tulad ng sinasabi dito ng mga inspection team ng NIA. At saka okay. Mr. Chair, wala pangalawa naman. Mr. Chair. Okay na po tayo doon, Mr. Sulaik. Gusto ko lang pong linawin, Mr. Chair, na yung pong pinaparatang na ghost project, hindi po siya ghost project, Mr. Chair. Yun po ay kahit na pupuntahan po doon sa Santa Josepa, yung project na yun, ay makikita po ninyo yung accomplishment. Baka gusto mo makulong ka sa ilalim sa baba. Pinuntahan po namin. We went there. Hindi, ang sinasabi ko lang po... Oh, babaguhin mo na. Siguraduhin mo. Kasi hindi. Kung hindi, ipapakuntem kita para makulong ka sa baba. Sinasabi ko lang din po yung aking nalalaman, Mr. Chair. So, yung nalalaman? Opo. So, hindi ka sure? Hindi kasi... Huwag mo sabihin, kasi pag sinabi mong sure ka, then, paparedy ko ng kulungan doon sa baba para pakulong kita. Sa ito yung contempt. Because we went there. Sigurado ka o hindi ka sigurado? Sigurado po ako meron pong ginawa po yung... Hindi, sigurado ka natapos na ito? Yes po, as per program po. As per program, yes. But you weren't there. But we went there. Hindi tapos. Saan ko yan, Senator Tulpo? Santa Josepa. Santa Josepa. So, per, hindi ka mismo nakita. Per. As per report po. Okay, so,
sinasabi mo you sure as per report. So umasa ka lang sa report. Yes po. Okay, I'll take that. So I want to see that report. Yes. At sino yung gumawa ng report? At yun na nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinang at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin kyan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po!